Yes, it's Valentine's bukas at sa mga di nakakalam ang motel po, pag dumadaan kay si Edsa, I used to live in Malibay at nadadaan ko parang yung Winston Lodge. Kung di ka kayo pamilya sa Winston Lodge, yun yung sa Tramo, Warner, Edsa. At pinipilahan talaga ng kotse yun. Motel yun! Sa mga di nakakalam talaga, nagtatakatangan, yun, motel yun. Nakapila, ang habang talaga ng pila, at alam mo, ganun kapit, ganun talaga katindi ng lalaki, pag gusto talagang tumira, talagang willing to wait. Para kang nasa basket. Alam mo, ang hirap nung proseso na yun, ang pangwalong ang kotse, tapos na-convince mo yung girlfriend mo, ang daming mangyayari doon sa pila na yun, para magbago ng isip yung, di ba, makabukas ka lang natugtog na, let's wait a while. Patay ka eh! Malipat mo lang sa religious tone na, patay ka dyan! Tapos naaawa ako sa ano, di ba pagka sa restaurant, ang dami kumakain, tapos minsan pagkasumunod ka na, kahit may may mga kinainan pa, uupo ka na kasi linilinis sa anak mo, pwede kaya sa hotel yun? Papasok ko na sa mga boligano ng room boy, tapos bilang mga talagang hapit-napit na sila na, ako, bilis mo, tumuturo na sila laki, hindi sa'yo, putya, nang gusto ng tumira niyan. Sa naisip nga yung Sogo eh, kasi Sogo di naman laging drive yan eh. Laging walang parking sila minsan eh. Sa lobby kayo naghihintay, pero yung puro kay Paris, nasa lobby kayo, parang kayong... Grabe talaga, bra. Pag sex talaga, nakakalimutan mo lahat eh, no? Meron ng promo yung isang hotel eh. Share a room with a friend eh. And, Valentine's talaga is maraming mga pangako, di ba? Diyan naman binibitaw yung mga salitang mag-uusap lang tayo. Kumahal mo ko. Di ba? Sino ba dito mga bagong... Sino ba dito mag-con? Ah, ito, bagong kasal to. Ako nag-post ng kasal dito, di ba? Hindi gaya sa Baguio, no? Sa Baguio. Alam nyo, pinapuntahan sa Baguio. Akala mo, hindi ng Baguio. Yung venue nila, sus Marlose, 45 minutes from Baguio. Yung waist ko, putsay na yung waist ko, sumuko eh. Sabi ng waist ko, in 300 meters, you're lost. Matatakot kapag gano'n na sinasabi ng waist. Ang waist, parang mayabang umbarkada. Yung waist, hindi ako bilip sa waist eh. Kasi yung waist, mayabang lang sila sa Quezon, na EDSA. Tapos tatanig pala niya sa kanto, parang mayabang umbarkada, alam ko to. Tatanig ka sa mga sinita. Pag natin sa sinita, arosa na tayo, disconnected. Ang waist niya, no? May mga Tagalog pa, sa isang daang metro, may hayop sa tabi. Ito, nakakita ko ng MMDA eh. May dalang ato! Painit na nga ang gobyerno sa ABS eh. Tapos nabisit ako, meron mga Catriona Gray, no? Catriona Gray. Tapos, naliligaw ka na, magpapromo pa ng BDO. In 300 meters, turn left. By the way, kung may nag-account to BDO, saan na nagmamadali na ako? Yung isa naman doon, yung boy band, yung tapik-tapik ka na, yung ang init na nakuno sa traffic. And 300 meters, turn left, turn right. Okay, mas yan ang Triona. At, okay nga kayo, may mga coach ngayon, dati nagtataxi pa kayo para pumunta sa motel eh. Yung mo nagtataxi ka para pumunta sa motel, ang hirap nang kumbisin yung sota mo, may driver ka pang hindi nyo kakilala. Ang hirap talaga ang proseso yan, na, boss, nam, punta tayo dun sa Diretso nyo lang ako. Oh, bahala ko sabi sa inyo. Makakaramdam mo rin si Mano pag nandito ka sa Pasig. Nagta-taxi pa rin ba kayo? Sinong nagta-taxi dito? Sinong naapag-taxi pa dito? This week. Hindi tayo papalakpak. Alam kong parang bayani ng guys. Nakasakay kayo. Alam kong parang loto yun. Nakasakay kayo. Congratulations. Sinong nagta-taxi dito? Ngayong buwan. Sinong nagta-taxi dito dahil na-accidente lang, na napasakit. Ako, ito na taxi to ah. Sino? Ayoko na mag-taxi. Ayoko talaga mag-taxi. Hindi talaga sila nagbago ng ugali. Promise. Wala talagang... Okay lang sana kung mga... Ano sila yung mga 10% sila ng population ng taxi. Pero sila ang norm. Kumana ka parang nag-i-extab sa UP. Boss! Quezon City! Sa traffic ba doon? Sandali ah. So far, hindi naman.
Kaya Juan Lupin, basta ko sumata sa dami, pumara ko, Boss, kaya City, sir, papunta ako Alabang eh. O sige, punta na rin ako Alabang. Matagal na rin ako hindi makakapunta dyan. Tata. Boss, pagkarayan na ako, sama ako! Nagkarayan na rin tayo! Bumara ka. Boss, kaya sa city, sira ang metro ko eh. What a coincidence, may extra ang metro dito. Punta ang sumabagay na to eh. O kaya manualin natin, pagsakay. May nasakay na kayo taxi driver? May nasakay kayo yung taxi na hindi ka makakilos kasi parang masusugatan ka sa kalawang, no? Kaya matatag tayo sa coronavirus. Wala yan. Huwag kayong mag-alala sa coronavirus. Alam nyo, kaya tayo nakaagad yan. Bago ko tuloy yung coronavirus, ibubuhos ko na itong taxi driver. Pupunta ako sa coronavirus. Makariwala ko talaga sa inyo. Maliwala kayo sa akin. Maliliwalagan kayo. Minsan sumakay ako sa taxi. Inaccept ako, which is talagang, di ba, parang pag inaccept ko, titignan mo na. Ito na hold up na to. Nag-iisip ko ba yung matamang mangyayari sa'yo, di ba? Yung magugulat ka rin, boss, Makati, sakay! Ito mo na gago ka, ha? Mga ginagawa, ganyan, ha? Nakadaan ako sa mga extra metro. Pagbabakoy pala, doon pala babawi, 75 metro, isang tanang babayaan. Di ba, isang tanang pera, 75 metro, walang panakulit. Walang panakuli. Okay, bababa. Ubusin niyo yung sukli sa loob. Doon kayo maligo, doon kayo mag... Huwag sumuka, bayan ang kinuwenta. Eto pa! Gabi sa sumasaya ko, wala daw sa trasalita. Saan tayo? Saan tayo? Ikaw naman lagi nasusunod, di ba? Pag sinabi ko, malayo, malayo nun siya. Pag malapit, malapit ito. Pag imulakarin, tarantado ka ba nun? Masarap mag-taxi pag-Sunday. Oo, paglabas mo, hinto ka agad sila. Hindi ka na mubar, ha? Hindi, agawan sila eh. Pag gumano ka, may sukli kayo sa isang daan. Sabi ko, oo, sir, kahit magkano sa suklihan ko. Survey lang. Nag-SARS na, nag-coronavirus na, hindi siya tatablan kasi ngayon lang natatakot yung mga millennials because masyado na silang malinis eh. Naalala mo dati, pag naglaro tayo sa putikan, pinatibay tayo ng panahon, kaya yung mga taga-tondo, wala yan. Ang takot lang pasukan ang mga virus ng mga taga-tondo, putya na geologs din eh. Pag nakita niya papasok ang mga coronavirus, nakagayin yung mga geologs na virus, itang tatawar ka nung dito. Ano, international kagato ka? Doon pinasabi, tabi! Kaya yung mga bata ngayon, nahihina na yung mga bata ngayon eh. Nadapa yung anak ko, 11 years old. Oh, ano nangyari sa mukha? Dumugulang ng konti, dinala sa ospital. Ng ananay, CT scan, x-ray, CT scan, Joseph. Pagdating ako na umuuyak, eh, dahil ang mahal eh. Eh, dati ako, pag nadapa ako, duguan na yung mukha ko ah. As in, dugo talaga, biyak yung ulo ko. Dahil sa tawag yung nanay ko, ligat dito. Tinaganon lang yung baba ko. 1 plus 1 to. Okay ka pa, okay ka pa. 1 plus 1 to. Masugatan ko ngayon, masugatan ka. Diba, pag nasugatan ng bata ngayon, tontuwa pa tumatak mo. Dati gabutin mo ko. Beta dahil walang update. Ang nakakainis gabutin ng bata na ang ngiti. Diba yung ginagamot mo? Pabilis kasi maglalaro ba? Tatlo lang learnings! Talagang gumagano ko lang, talagang nakakainis. Lalo may nabuta ko ng bata ako. Pag nadapa ka, hindi ko problema yung sakit kahit pinakabaon dyan. Nabubog, hindi ko problema yung problema ko yung gamuta. Ma, nasugatan ako, tantado ka ha. Pag nasugatan ka, opportunity na nanay yun eh. Dangin. Ayaw mo maniwala sa Diyos ha. Dito, natakawag ka talaga. Kunin mo yung tantayon eh. Samahan mo ng alkohol pag galuhin mo po yan. Kahit yung mga scientists, hindi pinagahalo yun eh. Yung web toilet, nakita mo yung tsura, may bula sa ibabaw, ulul na gamot yun eh. Baga sa tao, pag nabasag, ginigwa ka! Ayun!
pag pinatak sa iyo, isang patak lang. Hindi pa mismo sa sugat ha, nagampitan ka lang. Flashback ang buhay mo. Ngayon yung pag pinagamot ka, mas masakit kung hinihintay mo yung doctor kaysa sa... Mag-read na lang tayo ng book. Siya yung nakabataan ngayon. Grabe yung kabataan ngayon. Grabe isang kabataan ngayon. May tinanong akong classmate ng anak ko. 22 years old. Sabi niya, 12 years na silang mag-shota. Sabi ko, first boyfriend mo siya. Second, kinukompute ko, 12 minus 22, 10 years old, second pa siya. Ano yung reason ba't nag-spit siya ng birth? Immaturity? Ano sila mag-away? Grow up! Tangina ko, grow up talaga! Ano, 10 years old pa lang kayo eh! There's no way but up! Paano ba sa... I'm not my own lover anymore. It hurts. My God, it's a complicated word. Kaya magsalita ako. Tingin mo nga yan. Ayusin mo na yung ano, multiplication table mo. Mga wala ka po kami sa number 5. Nag-shota ka, wala ka pa sa number 5. Grabe kabataan ngayon. Sobra. Tuwang-tuwa yung anak ko, nilapitan ako ng 11 years old. Daddy, papabili ako ng VR. Nag-sale ngayon. Ang sale sa atin, tayo mga boomers, ang sale sa atin, 50%. Bawas talaga. 1,000 po, 200, yun ang sale. Sige ko, magkano sale? Magkano yung VR? Daddy, 19,000 na lang. Pusano, magkano original price niyan? 20,000. Kami lang, galing na. Yun, so may VR na sa bahay. Sale naman.